Pero ang tanong ho dito, Dr. Sir Mark, no, bakit to kalimitan na nauuwi sa mga kabataan compared to mga adult natin? Pag-aaral, pwede siyang mag-umpisa sa adolescent. Pero mas tumataas yung risk kapag habang tumatanda. Nabanggit natin kanina, meron transition stage siya, tas yung hormones, saka ito yung time din na kailangan nila support. Kasi sila yung mga risk takers. Nagkakaroon ng or nag-alcohol, yung napupunta rin sa group o youth na lalo silang napapariwara. Transition, saka yung hormones nila. Yun, daming changes, yung coping nila, nagbabago yung expectation sa kanila. Kasi kung halimbawa na ang isang individual ay nakaranas po ng depression, yun ba ay matitreat medicines o psychotherapy or both? Depende kung severe siya or mild lang siya, kung kailan gagamutin. Kung disorder talaga siya, lagi na talaga siyang tinitingnan ng psychiatrist. So, in-screen natin sila dun sa Columbia Rating Scale. Kung mild siya, pwede mo siyang observe. Kung severe naman siya, kailangan makita ka agad-agad sa araw na yun ng psychiatrist or ma-admit, binibigyan ng mga gamot yun. Kung high risk for suicide, yun. Pag moderate naman, pwedeng OPD consult, tapos i-schedule mo yung consultation sa psychiatrist. So yung iba, meron tayong psychoeducation na ginagawa. So ipinapaalam natin kung ano yung dapat gawin, ganito, ito yung nararamdaman mo. Tapos meron din tayong counseling na madalas nire-refer din namin sa psychologist talaga. Psychopharmacology, sa mga pediatrician, pwede na rin nilang gawin. So may mga binibigay na gamot, depende kung moderate or high risk.